mga palangga, ayan, kumusta po ang lahat? Okay, ang tatalakayin natin today is, ayan, mga tips para mapanatiling maayos ang relasyon ng mag-asawang OFW, para na rin LDR, kung ganun. Kung ang isa ay nasa abroad, ang isang nasa Pinas. Pero kung meron ding iba na magkasama naman sa ibang bansa. So, pag-uusapan natin dito is LDR. Hindi sila magkasama. LDR, di ba? Pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa mga palangga, intro muna tayo, syempre. Dixie Kim Vlog here. If you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, and share, and comment below. LDR, or Long Distance Relationship. Kung nagkakalayo ang mag-asawa, madalas nagiging komplikado ang buhay nila tulad na lang ng mga OFW. Kaya narito ang ilang tips para mapanatiling matatag ang pagsasama kahit magkalayo ang isa't isa dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Una, communication. Ito ang susi ng lahat ng relasyon. Dapat niyong panatilihin ang inyong komunikasyon dalawa sa pamamagitan ng chat, text, video call, Skype at ano pa. Pwede rin mag-send ka ng picture mo doon sa asawa mo. Mahalaga na nakatuon ang bawat isa sa kanyang asawa at nananalig sa kanilang pag-aasawa or pagiging asawa. Hindi nagtatanggumpay ang LDR kung wala kang tiwala sa iyong asawa or kapareha. Pangalawa, trust or tiwala. Mahalagang may tiwala kayo sa isa't isa. Manalig kayo na malaki man o maliit ang problema ang dumating sa inyong buhay, dapat ay lagi nyo itong pag-uusapan at magtiwalang ito'y inyong malalagpasan. Pangatlo, respect. Dapat ay marunong tayong rumespeto sa mga asawa natin. Intindihin, dapat natin, huwag tayo puro selos, lalo na kung wala ka na sa lugar magselos. Dapat nating respetuhin ang oras ng kanyang pahinga dahil magkasalungat kayo sa oras. Huwag nating kulitin isturbuhin kapag oras na ng pahinga niya sapagkat need niya yun, katawan niya kasi ang puhunan, ika nga. Love, pagmamahal, dapat ay lalo mo pang iparamdam sa kanya ang pagmamahal mo dahil di biro ang magkalayo sa pamilya. Mahuhomesick ka, mag-a-adjust na malayo sa pamilya kaya mas ipakita mo ang love mo sa kanya upang matulungan mo siyang malabanan ang homesick. Five, support. Yes, at yan ang dapat nating gawin. Sa asawa natin, suportahan mo siya o suportahan mo siya sa lahat ng bagay kung alam mong ito ay ikabubuti ng iyong pamilya. Huwag niyong bitawan ang isa't isa. Sa pag-ibig, di maiwasang tayo ay susubukin ng tadhana. Mayroong naswerte at mayroong minalas at lahat ay nakaranas ng problema sa buhay. Depende yon sa iyo kung paano mo ito malalagpasan. Pero di kayo dapat mawalan ng pag-asa o manghina kapag may pagsubok sa buhay dumating. Dumating yan para masusubukan kung gaano ka katatag. Minsan, yan ang dahilan kung bakit natuto kang magiging matatag. Thank you so much.